in Pilan, Pilan Pala. Ang DWXI ay kasabi sa KBP, makisabi ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang ating pong oras, alas 8:05 po ng umaga. At tayo po ay nandito pa rin sa PFCC Hour, sponsored by PFCC 21 Rizal. Palapakan po natin ang Panginoon! At tayo po ay magtutuloy-tuloy po sa ating pong kwentuhan regarding conflict resolution. At next naman po na magsishare regarding po doon sa naging problem, anong naging solusyon, at anong lessons na natutunan ang ating pong nagtatraining po ngayon sa ating pong preaching force, Brother Nonoy Baduri. Sa pong pagpalang umaga, ang share ko po ay about din yung nangyari sa akin. Bali, madaling araw po ng ano, naranasan ko tayo yung madaling araw ng ating po sana ako ng ano yan, amor story mas. Mm-hmm. Ano pa po nangyari? Habang ito, medyo maaga kasi ako nakarating yung ano, yung time na yan. Kaya wala pa yung Mesa. Bali, nagtambay muna ako sa tabi ng gilid sa Queensway Building, sa likod. Ah, mas. Meron pa mga truck na ano doon, nakaparking. Sa madalit sabi, siguro nilove din talaga ng Panginoon para maranasan ko yung pangyari niya. Napagkamalan po akong isang carnapper. Hanggang sa yun na po, nadala po ako sa Makati City dyan, dinala muna ako sa presinto ng ano, ng Makati. Tapos, dinarecho ako dun sa ano, in-inquest ako dun sa ano. Sa madalit sabi po, naranasan ko po yung sa loob na kulang datina ko ng almost 3 years po. Doon po naranasan ko na ang pananampalataya ko ay mas lalong tumigay sa Panginoon. Sa pa, lalo na lang na yung pagiging Katoliko ko, nakita ko yung ginawa talaga ng Lord sa akin sa loob sa kulungan. Meron kaming grupo ron na the Defender of Catholic Faith na sinamama ko ron. Mga ano sila, mga kilalang tao sila. Catholic Faith Defender. Mga kilalang tao. Yung every, ano po, gabi-gabi kami ng paper meeting. Doon po, naranasan ko lahat ng yung isang kape na pinagsasaluhan nyo na 7 kayong umiinom, naranasan ko yun. Na sabi ko, parang taagay yun. Parang sabi ko, sa loob, sa labas, ano, sinasayang namin yung kape. Hindi ito. Napakanag ka pala. Nakita ko yung pag-ibig ng bawat isa. Pagka wala kang dalaw, bibigyan ka. Naranasan ko rin na sa labas talaga dati, hindi po ako nag-rosary. Doon, natuto ko talaga ng grocery. Hanggang sa nakabisado ko yung litanya na walang tingin na sa sobrang tagal ko rin. Kasi yung sa selda namin, yung choir na tinatawag, wala siyang katap. Doon ako nakalagay. Yun yung nagsisimula sa amin yung, ano, yung rosary. Pag kinalimbang na siya, alas 6, nagsasara lang ito ng mga selda para magbigay doon sa rosary. Kaya yung nakita ko na ang taas ng respeto ng mga bilanggo sa pag-rosary. Talagang nakita ko yung ano yung pag-ibig ng Diyos, nararanasan doon sa loob. Kaya yung pag nag-prayer meeting kami, sinasabi ko sa kanila na ang kulungan ay hindi isang pintuan na pag pumasok ka sa makasalanan. Depende paglabas mo sa pintuan na ito. Kung ang paglabas mo ay ganun ka pa rin o babaguhin ka nung ano yung pagkakakulong. Kaya marami akong naranasan doon. Sa labas, hindi ko na ikita sila bishop, bakani. Doon, nalalapitan namin sila cardinal, nagpupunta roon. May mga preacher nagpupunta roon, kaya meron din kasing gawain po. Saan jail po ma? Sa Makati City jail po. Kasi sa Makati po ako na ayun. Kaya Makati City. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Sa bilang ko ay naranasan ko yung mga ganung pagsubok, pero narito pa rin ako sa Panginoon, nagpapatuloy pa rin ako. Pero pasalamat ako sa kanya dahil sa kabila ng mga pagsubok na yun, yung pagsubok na yun, hindi yung isang hagda na hindi ka bumaba para sumuko. Umakyat ka para mas tumibay ka sa pananampalataya sa Diyos.
Yung lang po masisa po. Okay po. Wala pa mga sir. So, mabigat yun, no? Mabigat na ano, challenge sa buhay. No? At parang doon sa pakikinig ko po kay Brother Nonoy, wala siyang direct ang solusyon eh. Kailangan mo lang talagang tapusin kung ano yung ibinigay sa yung ano po ba tawag doon? Parang judgment kung 3 years. Pero salamat sa Diyos na patunayan po na hindi kayo nagkasala talaga. So may mga ganda talaga pagkakataon po, no? Na wala kang kasalanan, pero nalagay ka doon. Pero ganda po, sabi ni Brother Nonoy, sa kabila na siya napunta doon ng walang kasalanan, nagpasalamat pa rin siya sa Diyos. Dahil kung hindi siya napunta doon, baka hindi tumibay yung pananampalataya niya. Maganda yun. Yun yung, kumbaga, yun yung lessons learned niya. Yun yung natutunan niya na mas lalong tumitibay yung pananampalataya sa mga pagsubok at problema sa buhay. Thank you po, Brother Nonoy. Very inspirational yung inyong naging sharing. So, next naman po kay Tatay Boy naman po tayo. Ayan, sige po. Right na po. Ano pong problema ang naranasan, solusyon, lessons na natutunan? Praise God. Hallelujah. Kanina pa ako nag-iisip ko, ano ba yung mga marami? Kaya naman yung iisip ko. Ano ba yung dapat yung share? Choose the best. So, gusto kong i-share lang yung nagbigay sa akin ng malaking challenge. Mga siguro, mga 2015 pa nangyari yun eh. Sa isang gawain na mga manggagawa ay nagkaroon ng pag-aaway. So dahil sa pag-aaway na yun, na-skandalo ang El Shaddai gawain. Kasi marami nakakita, pati security guard nga eh, nakita yung pangyayari. So nakakahiya. So dahil doon, siyempre nakarating sa kinauukulan. Kaya ang ginawa, gumawa ako ng statement. Eh kasi ako nakasaksi. Kasama ron si Sister Irene. Kasi DIC pa ako noon. Noong mga panahon na yun. Pareho kami sa upper at tutulo. Ngayon, sa statement na yun, siyempre, ang iniisip ko, kung ano yung nakita ko, yun ang ilalagay ko. Siyempre, para baka lumabas na nagkukwento ko lang ng hindi tama. Ayaw ko lumabas sa sinungaling. Kaya sabi nga, ang sinungaling na saksi, siya ang papapalusahin. So, para maging credible witness, yun lang nakita ko. Hindi ko na dinagdagan yung statement na yun. Para wala rin masabi mga nag-away na yun. Dalawang kapatid natin na manggagawa. Na kung saan eh, huwantong nata sa hindi na nakapagpigil sa sarili. Wala namang murahan. Sigawan lang. Baksakan na ng payo. Pero siyempre nakakaya eh. Eh marami nabasa pa ng school eh. Hindi ko naman bagay ko sa kanya. No? So nakita niya. Marami nakasaksi. Kaya siyempre nakarating sa kinaukulan niya. Nakakalungkot dahil siyempre mga manggagawa nag-away sa gitna ng maraming tao. So siyempre hindi lamang sa amin nakakaya kundi marami nakakita. Kaya dahil doon, sabi sa amin, gumawa kayo ng statement. So yun ang ginawa ko, gumawa ko ng statement. Pati si Ryan eh, tapos nung gumawa si Ryan eh, in-edit ko para magtugma kami. Kasi nandun din siya eh, na mangyari yun. So nakarating yung letter sa kinauukulan at pinatawag kami para bang mag-usap-usap. Eh sa biyaya ng Panginoon eh, nagkaintindihan din. Dahil siyempre may nagpakumbaba naman yun. Kaya naayos din yung problema niyo. Pero malaking challenge sa akin yung bilang DIC ng panahon na yun. Kasi, biro mo, DIC mo, tapos bilang-bilang, lapit ako yung mga manggagawa, at kulang lang, magsabi na kami. Pero hindi naman nangyari yun. Kaya kung ano lang nakita ko, yun lang ang nireport ko. Siyempre, hanggang doon lang para
wala masabi. Dahil mahirap na pag gumawa ka pa ng kwento-kwento na hindi tama, hindi totoo, ikaw masisira. Hmm. Pangalawa, ako ang tumatayo ng diyan sino, kaya siyempre, ginawa ko yung tama lang. Para sa ganun eh, yung dalawa, nag-hour na yun eh, wala masabi sa report na ginawa ko. Wala siyang masasabi na gumawa ko ng dagdag na pangyayari. Wala ko. Ano lang nakita ko? Yun lang. Ginawa namin. Salamat sa Diyos. Kaya lang problema ngayon eh. Ito na naman. Nagkakaroon na naman ng higing-higing. Eh, di nakakuha ang diasyo niyo doon. Nakakala ng diasyo niyo doon. So, salamat sa Diyos dahil sa mga challenge na nararanasan ko eh. Hindi mo lang ako pinababayaan. Binibigyan ako ng wisdom para maayos. Siyempre dahil tayo ang kinikilalang ama sa gawain doon, eh, kailangan mamagitan lang tayo. Tulad ng ating gospel, di ba? Na mamagitan tayo para maayos yung nagkakaproblema. Kasi nga, masisira yung relasyon eh. Bilang manggagawa eh. So dapat, bilang diasin noon, kailangan ayusin ko para malumbalik yung relasyon ng mga magagawa sa lugar na yun. Kaya salamat sa Diyos. At yan nga, ang nangyari, naayos din yun. Kaya lang ngayon, si next DIC. Ano po natutunan niya po doon? Ang natutunan ko doon ay bilang manggagawa, mamaral, ang natutunan ko doon ay yung maging tagapamagitan. Mm-hmm. Yung mag-report ng tama. Kasi siyempre may mga pagkakataon na hindi totoo yung report. Mm-hmm. Diba? Kaya nagkakaroon tuloy yung lumalaki yung problema. Uh-huh. So para hindi lumalaki yung problema, kung lang yung nakita ko, yun lang ang ginawa. Yun lang ang tamang nagawa ko para huwag nang lumaki. So yun ang natutunan ko bilang tagapamagitan. Nakapag-hatch naman. Yun ang naging malaking challenge sa akin. Kasi matagal na ako naglilingkod. Noon lang ako naka-encounter ang gano'n. So pangyayari yun. Pero hindi naman ako nawasiraan ng loob dahil alam ko kasama ko si Yahweh Shaddai. Thank you po, Noy. Salamat po. Yan, mga anguyan, mga fruits of experiences, no? Mga nasabi po ni Rabbi Boy. Bago po tayo bumalik kaila, ano po, sa mga non-preachers, balikan po natin yung kwento niyo, Brother Chito, no? Para tabusin natin yung kwento niyo. Tsaka yung kay Brother Rico. So, doon na po tayo sa, ano naging solusyon niyo po doon sa kinuwento niyo na manggagawa na mukhang siya yung may problema. Ano pong naging yes po, sir. Salamat po sa inyo sapagkat na-confirm ko din po yung ginawa kong solusyon nung ako'y mag-aaral na din. Yung tinuro sa psychology na let them realize their problem. So, ang ginawa ko po kasi nung tinanong ko siya ng mga nakaaway at sino may kasalan at kung paano nagkasala. Along the way, habang nag-share siya, kasi parang hindi tumatama yung mga laban. Halos sila may kasalanan. Along the way, na-realize niya, siguro brother, siya, ako rin may kasalanan. Yun ang turning point ko kung sinimulan ko. Sabi ko, nabasa ko po yung napakinggan ko sa isang artista, it takes two to tango. Hindi pwedeng isang side lang. Kaya sabi ko, kung pwede kitang paniwalaan na hindi sila hindi ka nagkasala. Pero imposible na sila lang may kasalanan lagi. So, dinirigta ko na po siya. At doon siya umamin. Umiyak na lang siya po nang umiyak. Pero hindi ko siya po ginuds. Yun nga po sinabi ko na confirm ko na huwag mang galing sa'yo yung pang-judge na parang, kasi po ang ego, mahirap mong ano minsan, mahirap yung tapakan. Hinayaan ko sila na mag-ano, hinayaan ko siya na ma-realize yung mga kasalanan. Mostly po ang conflict, yung conflict sa kanilang pagsasama, yung kanyang tawag niya, yung pagiging dominant niya po. Nung time na yun, ewan ko po kung hanggang kailan, sabi niya, mula ngayon, Brother Chito, I will try my best na, kumbaga, hindi niya nilalagay sa kamay niya yung mga circumstances, kundi magiging ano na siya, fair na siya. Yan lang po, sir.
Ang lesson ko po doon ay ano, kumbaga, tama yung sinabi ko kanina na hindi lahat ay susolusyonan mo sa gusto mo. May napakinggan po ako na huwag mong hayaan na gawin ng iba yung gusto mo. Huwag mong hayaan na makita mo sa iba yung gusto mo. So napakahalaga po ng differences, yung understanding na maintindihan natin yung differences ng bawat iba, isa. Kasi pag kapag ganun ka lagi yung iniisip mo yung gusto mo lang, wala ka talaga makakatapat na makakasunod mo. Yun lang po. So ngayon po, nakakapag-adjust na. Kumbaga, sometimes maging passive ka, sometimes you have to resolve, sometimes you have to face, sometimes you have to, ano muna, pause, parang ganun. So, proper time, proper timing, at saka proper approach. Thank you po, Brother Chito. Palapakan mo na si Lord. Thank you. Balikan po natin si Brother Rico. Sa inyo naman po. Yung persecutor sa mismo mga matagal na sa gawain. Ano pong naging solusyon niyo po dun sa challenge? Okay, yung karanasan ko na yun ay actually, ano yun eh, na dumating sa time na ilang beses kami pinatawag ng head ng KFCC. Kasi yung mga sumbong, diba, halos di naman nagbabago. Ang time nun, head namin noon si ano, basta yun na yun. And, ilang beses kami pinatawag, tatlong beses. At alam niyo po, doon ko naintindihan na yung word na ano, manahimik ka para ipagtanggol ka ng Diyos. Kasi kung ipagtatanggol mo ang sarili mo, di mo makikita ang pagtatanggol ng Diyos. So mga time na yun, tatlong beses kami pinatawag, yung aming head noon, sabi nung head sa wala na ba kayong ibang i-report at isusubok at yun na yun, wala naman kayong patunay. So doon po yun natigil, hanggang sa doon naman sa family ko, sa nanay ko na natigil sa paglilingkod. And ayaw nang dumalo sa gawain. Ang ginawa ko po, tumahimik, pinabayaan ko munang huwag dumalo, at pinag-pray ko na lang na yung hindi ko magagawa ay magagawa ng Panginoon. And nung magkaroon po uli ng pagkakataon na makausap ko siya, pero lagi siya pinupuntahan. Sinasabi ko sa kanya na magpatuloy sa paglilingkod. At sa biyaya ng Panginoon naman, napaka-powerful talaga ng prayer. And yung mama ko ay nakabalik naman sa Panginoon na naglilingkod. At sinasabi ko lagi sa kanya na hindi masaya ang paglilingkod kapag walang challenge. Hindi, kung yung ibig sabihin, yung sabi ko sa kanya, hindi mo makakamit ang isang bagay na tinatahak mo kung hihinto ka. Dahil lahat ng nais mong makuha, mayroong challenge talaga. So yun po. Parang nahimik ka. Ano pong lessons po? So, ang lesson na natutunan ko doon, yun nga yung kapag naglingkod ka talaga pala ng totoo sa Panginoon, may kaaway talagang nakapaligid. So, pag may lagi ko po ngayon sinasabi, kung saan tinataas ang pangalan ng Diyos, nandun din ang kaaway kumikilos. Bakit? Kasi hindi naman yung papakialaman yung kanya. Ang papakialaman niya, guguluhin niya yung lumalapit sa Diyos. Precisely. Agree. Thank you, Brother Rico. Pamangat sila. Naako na po tayo sa mga hindi preachers na ating pong kasama ngayon. So, pag tinawag po namin kayo, pakilala po kayo ulit, ano pong inyong position sa gawain, at pwede na po kayong magkwento. Siguro po, simulan natin kay Tinanayson natin simulan. Ay, makikisuyo po. Ito po, para dyan na lang po kayo nanay sa pwesto na inyo. Kaya hindi na kayo tumayo. Palapakan po natin si Lord. Pakilala po kayo ulit, Nay. Isang mapagpalang umaga po muli. Ako po si Sister Song Trinidad ng Lower Antipolo. Ang naranasan ko sa paglilingkod, yung panahon na dati may pera kami, tapos bumagsak. So sa paglilingkod mo pala, pag talagang walang-wala ka, makikita mo rin yung discrimination. Yung nandiyan lahat yung paglilintangan ka, na
Yung pera ng gawain, dinadala ko kung saan dahil alam ng lahat na bumagsak kami. Mm-hmm. As in, bumagsak talaga kasi ultimong ilaw, naputulan, ultimong lahat, totally dark. Totally naging darkness. So, ayaw ko na maglikot. mapalad lang kasi nandiyan si Sister Jaime. Lagi nagpapaalala. Walang tigil. Kahit gabi, pinupuntahan kang magkasawa sa bahay. So, ayaw ko na magsasabi. Naalala ko tuloy yung ang pinanghawakan ko doon, yung kasaysayan ni Hope. Na bumagsak pero nanatiling naglilingkod sa Diyos. Kasi sa akin, sa isip ko, kung hihiwalay kami sa Diyos, anong mangyayari sa aming buhay? Kasi dumating din sa puntong bago kami nagkaroon ng pera noon, mahirap talaga. Muntik na ako makulong sa utang. So, lumapit ako sa Diyos. Binigay naman niya yung biyaya at pagpapala namin na nagana kami ng almost sa kamuning kami na nagana, nadala namin dito sa Antipolo. Dahil binigay ng Diyos yung biyaya na yun, nag-akay kami ng napakaraming tao. Pag-akay namin doon, patuloy yung biyaya, pero may hangganan yung biyaya. Bumagsak kami 2004 hanggang 2009, almost 5 years na darkness na doon ko naranasan na naglilingkod na ako, secretary treasurer. Mayroon din ang isang prayer group na hinahandle sa chapter ako noon, isang prayer group na hinahandle. Dahil sa pagbagsak ko, yun na yung pagbibintang ang pera, dinadala ko sa prayer group. Kasi siyempre, pag prayer group, wala tayong budget. Pero sa aking paglilingkod, kahit prayer group yan, lagi kong inyaasa sa Diyos yung lahat ng gastusin. Pero hindi ako pinababayaan ng Diyos. Yan, sabi nga, mahina pang masyado yung pananampalataya ko na gusto ko na rin itigil, gusto ko na rin ano, pero nandiyan may mga taong nagpapaalala sa akin at naaalala ko kasi yung pangyayari kay Hope. Lagi kong binabasa kasi yung bio kay Hope, yung kasaysayan ni Hope na bumagsak pero nanatili siya naglilingkod sa Diyos. So yun yung pinahawakan ko. At saka yung sinabing, ang kinin mo yung biyaya at pagpapala na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Lahat na kumakusa sa akin tungkol dyan sa pinatsyan, hindi ako kumigo. Wala silang narinig, hindi ako nakipag-away, hindi ko pinaliwanag yung sarili ko. Kasi katwira ko, bakit naririnig ko kasi yung salita ni Brother Mike na natin punong lingkod, na ako saan siya, hindi siya nagsasalita. Ang lagi ko lang pinangahawakan noon, Lord, ikaw ang maglinis sa pangalan ko. Ikaw ang magtaas sa akin. After 5 years, yung hiniling ko, dumating sa puntong, sabi ko, kaya kong tanggapin ang lahat, wag lang ang pamilya ko. Eh, dumating sa puntong, yung aking apo, first na apo, ay nagkasakit. Doon ko hiniling sa Diyos yung biyaya at pagpapala. Na sabi nga, paglingkod ka at tunay kang lingkod, hilingin mo sa Diyos yung nakalaang para sa'yo. Doon ko hiniling, nakita ko ang pagkilos ng Diyos. Instant after kung pinanalangin yun, ganun pala, kailangan pala natin hilingin, huwag mong hayaan, madamunin ka ng Diablo. Pagkahiling na pagkahiling ko doon, wala pang 2 araw ibinigay ng Diyos yung biyaya ko. Amen. Hindi marunong dati ang aking brother husband sa
yung technician ng elevator, may nagpakontrata sa kanya after that, binayaran agad siya. So, salamat sa Diyos talaga ang wisdom ipinagkaloob niya sa brother husband ko. At tuloy-tuloy, yun ang lagi kong sinasabi sa Diyos. Linisin mo ang pangalan ko. Hindi ako magsasalita. Hindi ako magagalit. Dahil nga sa pagtsatsaga ni Sister Hayne noon sa akin, na napili kaming naglilingkod na mag-asawa. Kaya, ibinalik niyang muli yung biyaya at pagpapala sa amin. 2010, nang ibalik muli yung pagpapala sa akin ng Panginoon hanggang ngayon. Ano po natutunan niyo po doon? Natutunan ko doon. Dati kasi nung ako'y hindi pa naglilingkod sa Diyos, huwag ka magsasalita na hindi ko gusto at awayin kita. Pero doon sa paglilingkod ko ngayon, natutunan ko maging mapagpaking baba sa lahat ng bagay. Kahit inaakusahan ako, ang lagi kong pinangahawakan, Lord, ikaw ang bahalang magtaas sa akin. Ikaw ang bahalang maglinis sa pangalan ko. Amen. Hindi ako magsasalita. Bahala kayo. Yun yung natutunan ko, maging mapagpaking baba sa lahat ng bagay. Although may ngipin ako, nakikita niyo naman, pinagagalitan ko sila. Mga choir, pinapagalitan ko pag hindi tama. Pero, pinapagalitan ko ngayon, mamaya kaibigan ko na sila. Hindi ko pinaparamdam na galit na talaga ako sa kanila, kundi pinaparamdam ko yung pagmamahal sa kanila. May nagre-react ka. Maging mapagp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 apag